Tarlac. Bibili po tayo ng mga materials para sa kisame at saka dito sa bahay. Tapos cabinet, mga materials sa cabinet. So yun po yung bibilin natin. So hindi pa muna tayo makakapunta sa site kasi i-ready muna natin yung mga materials na gagamitin sa next project natin, mga boss. Okay, so bukas na lang po tayo pupunta sa site. Ngayon, bago po tayo punta dun sa Tarlac para bumili ng mga materials, so i-update muna natin yung pinapagawa namin dito sa baka. Okay, tara mga boss. Okay, so dito mga sa bahay mga boss, nagmumuldura na sila. Nagmumuldura na sila. So meron pang muldura niyan pababa. Diretso doon tsaka dito, pababa diyan. Tapos dito sa pintuan may muldura pa yan. Tapos dito, meron pa dito. Doon sa taas, wala na, hindi na natin lalagyan 'yan. Okay, tapos lalagyan din natin ng stoneworks 'yan. So andun yung mga stoneworks natin. Buksan na lang siguro natin bukas. Okay, dito naman sa loob. So ito na. So hagdan na lang yung kulang dito mga boss. So pinipinturan na nila. So yung pininturan namin dito yung gloss it ng Davis. So water based po siya. Ito po siya. Kulay brown. Ayan na. Aqua gloss it. Water based quick dry enamel. Simple brown. So ayan po yung nilagay namin kulay dito. Siyempre, bago kami nagkulay, siyempre nag-primer pa kami dyan. So, nag-fight pa po kami ng epoxy primer. Tapos, nagliha kami. So, nung natapos namin lihain, natuyo na. So, wala nang likabok. Doon namin pinahid yung quick dry enamel natin na water base. So, susunod dito, ano naman tayo rito? Pwede na tayo mag-flooring. Gamit yung 12mm na Hardiplex. Tapos black screw. Yun lang po naman. Tapos gagamit din po tayo rito pang waterproofing dito sa bandang likod tsaka dito lang. So dito hindi na. So gagamit tayo ng waterproofing na super dry. So andito po siya, mga bastig natin. Super dry. Nasaan na yan? Nasaan yung waterproofing natin, girl? Super dry. Andito. Ayun doon. Ito. Ito mga boss yung waterproofing natin. Super dry, extreme, latex concrete water proper. So kulay white. Yan po yung iano natin. So dito tayo mag-waterproofing dito sa loob. So hindi na doon sa labas. So, i-apply mo lang ito. Pwede na, ready to apply na po ito pag bumili kayo. Apat na litro, so isang galon. So, bago tayo mag-apply, siyempre, lalasunin muna natin yan, yung pader. Doon sa loob, ano natin ng neutralizer. So, pag na-ano na yung neutralizer, susunod natin itong super dry. So, kinabukasan, pwede na tayong maglagay ng super dry na waterproofing. So, yan. So, kasi dito sa mga boss, dito sa likod nito, itong wall natin dyan. So, semento yan sa likod. So, walang palitada. So, kaya yun yung ginamit natin. So, pwedeng gamitin yung waterproofing na yun sa negative tsaka positive. Positive side ng wall. So, labas tsaka sa loob, pwede yung gamitin. Meron din silang product na waterproofing na hinaluan ng semento. Yun yung waterproofing na Flexitite. Hinaluan ng semento po yun. Pwede po yun sa labas. Okay. So dito naman sa bahay, so pinapalagyan ko ng hollow blocks para dito yung taniman na lang nila nanay. Nila misis, tatanim sila ng gulay. So ito yung mga iging done natin. So pag may budget pa, makapag-ipon tayo, baka pa lagyan ko ng bricks ito para hindi maputik. Tapos ito yung paggawa natin. Hintay na lang natin yung bibilin kong materials. So baka mamaya o kaya bukas, pwede na tayong magsimula rito. Okay. So tara. Na-briefing mo na yung CIDJ? Ha? Na-briefing mo na, alam mo na? Oo, sir. Okay, very good. Hindi ganyan akong pinahamak kanina eh.
Okay. Eto. Hello. Kuya. Ay, merenda muna pala kayo. Merenda. Ate rin, merenda. Angkal. Ay, merenda muna sila. Ay, may merenda. Kuya, bakit ba ko tinatawag? Bakit ba ko tawag? Shout out, sabi mo. Shout out. Subscribe. Subscribe. Oh. Subscribe. Ah. And like. And like. Subscribe to this channel. Sabi mo. Subscribe to this channel. Oh, very good. Thank you, Kuya. You're welcome. And I love you, Papa. I love you. Hi, Ian. Hi, Ian. Sino tignan mo? Sino tignan mo? No. Subscribe, sabi mo. Subscribe. Subscribe na po kayo, mga boss, sabi mo. Subscribe tayo na, boss. Very good. Bye-bye. Hi. Thomas got my Mexico. Find the Thomas hat. Yeah. Look closely. There's one single piece. Wow. It's magic. Yeah. Let me dangle the. Okay. Let's go, mga boss. Ah, tara na mga boss. Okay, dito tayo sa New Talberia Insula Lumber and Hardware Tarlac, mga boss. Tarlac City. So dito tayo kukuha ng pulbos. Pulbos para sa cornisa tsaka sa pandikit. Yan o. Order nga ako. Ano? Vlog diyan. Oh, naka-live po to. Oh, mag-live show ka na. Ubad. Ah, hindi ba? Okay na. Yan na. Ano mga boss? So dito ulit tayo bumili ng pulbos. Pulbos para sa cornisa at saka pandikit. Tapos yung pangmasilya. Ito yung pang-cornisa, paggawa ng cornisa, ito naman yung pang-dikit, yung kulay blue. Tapos yung boral na premium jointing, yun yung pangmasilya natin sa Kisame. So marami rin silang tinda rito, 12mm na hardiplex, 9mm na hardiplex, 1-port na hardiplex, 1-8, meron din board, laminated board, ano pa ba yung mga iba, gypsum board. So may boral, meron din Jeprox na gypsum board. Okay, so marami silang tinda rito mga boss. Kung gusto nyong bumili, pasyal lang po kayo dito sa site nila, dito sa shop hardware nila mga boss. Okay, dito naman tayo sa Maxiwood Tarlac. Maxiwood Tarlac. Bili tayo ng pangkisame dito mga boss. Yo, what's up? Palista ko na sa'yo. Hindi mo sila nagpawal dito. Hindi naman pwedeng mag-deliver dito sa amin. Pang Tarlac lang naman. Doon sa ano, hindi pwede doon no? Sa amin, sa Santa Ignacia no? Hindi sa ano. I-deliver kami doon. Santa Ignacia? Pwede sila, ayaw nila. So sunod, hindi nagpagawa pa ako eh. Hindi ka naman nanonood ng... Oo. Uy, followers ako niya eh. Oo. Okay, anong upload ko kahapon?
Yung kapo lang, hindi ko napanood. Sayang, may ulan nyo kasama. Oo, oh, meron ka lang sa 1,000 kagad. Ito na lang yung maliliit. 6 bucks na... Ito, parang clip. Concrete nail. Ah, meron ako na ito. Si screw. Fiber tape. Yan. Okay. Okay na, ay pala. Okay, thank you. Doon lang sa sasakyan. Na lang sa loob. Okay, thank you. May laminated board po kayo? Meron po. 21 pieces. Ano kulay? White. Okay, balik ulit tayo dito sa tableria. Bili tayo ng plain sheet na galba para sa gate. Kumuha tayo ng dalawa. 1,240 po yung isa. Magkano po, sir? 2,480. Ipasok ko, sir. Ay, lalabas pa lang nila. Ay. Okay. Okay, kinakarga na po nila, mga boss. So 1,240 po yung isa nyan. 1.0 yung kapal. Bali yung dalawang kinuha natin, 2,480 po lahat. So ito po siya, 2,480. So 2 pieces. So yung ibang mga binili ko, sabihin ko na lang po mamaya pagdating natin sa bahay. Ito ko lang banggitin. Tara na, mga boss. Uwi muna tayo. Okay, dito na po tayo sa bahay. So ibaba natin mga materials. Okay. So ayan ba yung mga materials, papababa natin. Umaga pa, umaga pa mga boss, makakapasyap pa siguro tayo sa site. Ibaba niyo yung ano, mga materials, magkunin mo yung ano. Tawagin mo sila. Okay, so bumili na rin tayo ng ano, cylindrical hinges. So 3-part po to. 3-part. Ayan, no. Lagay natin sa gate sa likod kasama yung ayan, yung plain sheet na yan, galba 1.0. So dalawang galba. Nasa 27 pesos po yata yung itong cylindrical hinges na 3-part, 27 pesos yung isa. Okay. Okay, so ito po yung ano, binili natin kanina, mga boss. Yung cylindrical hinges, 162 po yung anim. So 27 pesos ang isa. So yung anim, 162. So yung isa naman dito, bumili rin ako ng flat latex na 701 Davis, 190 po yung isang litro noon. Pati yung semi-gloss ng Davis, 190 ang isang litro. Tapos
Doon sa Maxi Wood naman kanina mga boss, bumili rin ako ng 100 pieces na wall anchor, tapos 40 pieces na carrying channel. So yung wall anchor, ang isa po nun 23 pesos. So 2,300 po yung 100. Tapos yung 40 pieces na carrying channel, 2,680. So 67 pesos po ang bawat isa. Tapos bumili rin ako ng GI na tubular na 1.5 yung kapal. So tatlong piraso po yun, 1,694. 548 po yung isa. Tapos bumili rin ako ng plywood na 3-port, 18mm po yan. 2,200 po yung bawat isa. 21 pieces po yung binili ko, kaya 46,200. Tapos bumili rin tayo ng 100 pieces na metal paring. O 78 po yung isa. So 7,800 po yung 100 pieces. Tapos 29 pieces na metal stud. So 76 pesos po yung isa. So 2,204 po yung 29 pieces. Tapos bumili rin tayo ng gypsum board na MMM. So 36 na piraso, 14,220. So 395 po yung bawat isa. Okay, so marami kasi tayong binili kanina doon. Kaya ito, tingnan natin lahat. So ito rin yung isa na binili ko sa Maxi Wood, black screw, 170 po yung 600 pieces. So bumili tayo ng apat na screw, 680 po yung 680 po yung apat. So blend rivet, yung 1/8 by 1/2, 6 na box din po yun, 110 po yung bawat box. 110 po yung bawat box, bawat karga po nun 650. So 660 po yung bayad niyan, yung 6 na box. Black screw, yung 6 na black screw na 1,000 pieces ay nasa 190 po yung bawat isa. So 1,140 po yung 6 na box. So yung mesh tape po, 98 pesos po yung bawat isa. Bumili po tayong 6, kaya 588. So sa concrete nil naman, yung special nil mga boss, bumili tayo ng 3. So 105 po bawat kilo po noon. So bumili po tayong 3 kilo, 315 po yung bayad. Sa wall clip, so 250 po yung isa, bumili po tayo ng isa, kaya 250. Tapos bumili rin tayo ng drill bit na 1/8. So 200 po yung 10 piraso, bali 20 pesos po yung bawat isa. Okay, so dito naman sa laminated edge band, so bumili po tayo ng 200 meters, 1,600 po yung isang rollo po na po kasi yun, 200 meters po yun. Kaya 1,600. So mas mura po siya kaysa sa Wilcon. Tapos dito bumili rin tayo ng dalawang GI plane na ito po yung mga boss, sa tablerya yung binili natin kanina, na plane sheet, 1.0, 2,480 po yung dalawa. Tapos yung binili natin na suspension rod na 5 kilos. So ang bawat kilo po nun ay yung 5 kilos po nasa 425 po. Tapos dalawang bag na premium cornice, yung pandikit po natin sa cornisa. So dalawang bag po yung binili natin, 1,120. Tapos doon sa 10 bag na premium casting, 4,400. So yan po yung mga nabili natin kanina. Okay, so sama-sama na yan, tatlong project na po yan. Sa laminated board, tapos di doon sa dalawang project lang pala mga boss. Pati na rin dito sa bahay, tatlo, bali pang tatlo itong sa bahay. Sa cabinet, modular kitchen cabinet, na materials, tapos doon sa ceiling project, tsaka dito sa bahay. So yun po yung mga binili natin kanina para isang biyahe. Sayang kasi po yung biyahe tsaka yung oras kung isa-isay natin, kaya pinagsama-sama na natin mga boss. So i-update natin dito sa bahay mga boss. Okay, dito tayo mga boss.
Sana bumulda pa, mulduran na rin sila rito. So tingnan natin. Okay. So yung mga baso, naglalagay na sila ng takip. So tuyo na rin yung pinahid natin kanina. Na quick dry enamel, talagang quick. Tuyo na kakagad. Okay, so ito yung bird natin. Ayos. So 12 mm. So scroll lang pinang lagay natin dito. Okay. Ang sinusugat nila. Ayos, mabigat-bigat mga boss. Mabigat-bigat. Okay, balikan na lang natin yan mga boss. Okay, dito naman. So ito naman yung gilagon nila paribal habang inintay namin yung delivery. So lalagyan natin ng hollow blocks dito para yung mga ano dito mga boss, yung mga lupa hindi pumunta ron. So balak kasi dito magtanim nila nanay ng mga gulay nila ni Mrs. tsaka ni nanay. Okay. So yan po. Yan po muna. Tapos yung ibang mga gamit natin sa materials natin sa modular cabinet, andito na po, kompleto na po ito. So naibili ko na. So ang wala na lang po dyan yung board natin. So i-deliver po bukas. Okay. Ayos. Okay, punta muna tayo sa site mga boss. Dito lang sa Kalipayan Project. So kilakabit na po yung modular kitchen, modular cabinet natin doon. So bali nung last na pumunta po tayo roon, nag-deliver po tayo na cabinet. Tapos iniwan natin mga kasama natin doon, bumalik po sila ngayon Lunes para ikabit yung mga pinto. So yung ibang party daw na ikabit na po daw mga boss. So tara mga boss, samahan niyo ako. Let's go! Okay. Ilan kayo? Tatlo kami eh. Ah, tatlo. So ito na pa yung mga natin mga boss. Ito na. Doctor na naman tayo. Okay. Ayos, so nilagay na rin ito mga boss, oh. Okay na. So yung lock na lang, no?
Lock na lang tsaka yung drawer. Ay, may walang drawer to, di ba? Wala. Ah, yung sa kabila pala yung may drawer. Ganyan lang lahat yan. Okay. Ganda na. So, yung lock na lang po yung kulang dito. Lock. So, dalawang patong po siya. Bali, ito po, pinagdugtog-dugtog lang po namin. So, per module po siya. So, isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na module po yan. Ayan, ano. Okay, so kaya naging apat. Kasi, for 8 feet lang naman yung plywood natin. So, kaya ganyan. Hanggang dito. So, nasa kulang-kulang 8 feet na po kasi ito. Kaya, iba na po yung sa taas. Kaya dito sa baba. Tsaka dito rin mga boss. Ayan, pinagdikit lang namin. Dito na rin yung hangaran niya. Hangaran. Okay, ayan o. Okay. Ayos. Tapos dito mga shelves. Mga ilalagay na itutuping damit. Pati dito sa kabila. Ayan o. Okay. Ayan po siya. Okay. So dito naman tayo. So ayun, nakapix na yung iba. Pinix na po nila. So takip na lang po wala rito. So matatakpan pa po yan. So andun po yung mga drawer. Drawer natin. Linis na lang. Ayos. Linis na lang. Tapos yung takip niya. Hindi pa inalagay. Tapos may takip pa po ito. May takip pa po yan. Ayos. Pati po yan. May mga takip din po yan. Pati dito po. May takip din po ito. Bali ito po. Pupunta po rito sa ano yan mga boss. Sa taas. Nakahangin din. Okay. So yan po mga boss. Dito naman tayo mga boss. So dito nilalagay ng mga continuous sandal. Okay. So, mga boss. So may no more nail na to? Wala pa? Doon ka? Ah, meron na. So may nilagay na po doon ng ano, no more nail. Okay na. Ayos. Okay, so mga magpapagawa nga pala ng modular cabinet, so modular kitchen cabinet, so contact lang po kayo rito sa Mac Lagunilla Furnaces o kaya sa Mac Lagunilla Vlog po sa FB page po natin na makikita nyo po dyan sa screen. Okay, so libre po tayo ngayon, so kung magpapagawa po kayo, magagawa na po natin kagad yan. So contact lang po kayo mga boss habang wala pa pong pila. Okay, so i-update ulit natin ito sa susunod na araw, matatapos na po nila. Okay, so balik ulit tayo sa bahay mga boss. Tara, let's go. Okay, tara na mga boss. Uwi muna tayo sa bahay. May hati-hatihan mga boss. Dito na po tayo. Dito na po tayo sa bahay. Okay. Okay, dito na po tayo sa bahay mga boss. Ayan oh. So silipin natin mga natapos nila. Okay, so dito yung moldura hindi pa natapos. So meron pa yan dito. Lalagyan ko pa yan dito sa kabila.
Yan, diretso yan. Diretso yan, tsaka dito. Tapos yung stoneworks dito na rin. Ay lalagyan dito sa gitna. So, moldura dyan. Moldura dito sa kabila. Tapos, stoneworks. Tapos may moldura rin dito. Ayan, ito po yun. Yung pinto natin. Tapos, meron din dito parang center molding. So, meron pa doon ilalagay. Banda ron. So, meron tayong stoneworks dyan. Andun po. Mga tira natin sa project noon. Yung nangungontrata tayo. So, marami po yan. Tapos, spandrel. So, meron pa naman tayong spandrel dito. Yung mga tira-tira rin sa project natin. So, andito mga baso. Wood grain. Wood grain. So, yan mga boss. Yan po ilalagay natin yung spandrel dito. So, baka dito lang muna. Baka hanggang dito lang muna yung spandrel natin. Baka hindi kasya po mga boss. Hanggang dyan lang muna yung spandrel natin. So, baka hindi kayo sige kasya yung spandrel natin dyan na tira. Okay. So, dito sa loob, nakapag-flooring na sila. Flooring. So, yung hagdan na lang wala. So, kiyatin nga natin mga boss. Okay. So, ayan mga boso. Nalatagan na 12mm na hardplex. So, pwede pa natin patungan ng tiles kung gusto nyong tiles. O kaya yung wood. Wood planks. Pwede rin po yun. Okay. So, may ano siya mga pansin nyo. May pata siya. So, gagawin ko na lang na ano yan. Lagayan ng kama. Kama. Okay, so yung original na plano kasi nito mga boss. Hanggang dito lang sana. Hanggang dito lang sana. So naisip ko, sayang yung space dito. Kaya ginawa namin. So tatama naman na ito pag didiretso natin. Tatama na dito sa may pintuan. So pinataas na lang namin tapos ayun. Kaya nagkaroon ng design na ganun. So, ang kaganda naman dito sa ginawa natin, nagkaroon tayo ng bed frame ng kama. Okay. So, bukas siguro matatapos na to yung flooring niya. Tapos, maglalason po tayo. Lalasonin natin dito ang area tsaka rito bago natin pahiran ng super dry na waterproofing ng Divis. Tapos dito, itong ginawa ng mga kasama natin kanina, mga tropa. So, pinahalo blocks ang guto. Yan. Para dito magtanim sila ng nanay at misis ng mga gulay. Tapos nilagyan ko rin ng halo blocks doon. Baka hindi dire-diretso yung ano doon yung lupa. So, balak ko rin kasi lagyan rin ng bricks ito pag may budget. Bricks. Ito. Yan. Hanggang doon po mga boss. Para medyo maayos tingnan. Okay. Okay, yan lang po muna yung vlog for today natin mga boss. So maraming salamat po sa mga laging sumusuporta sa ating channel. Okay, so kita-kita po tayo bukas sa susunod na vlog. Okay, so ingat po tayo lagi at God bless.